This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Information, sensible talks, cunning discussions, caring expose. For your information, FYI. Ang climate change at ang hindi pag-alaga sa ating kalikasan ang siyang kikitil ng buhay ng ating mga kababayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang umaga po at magandang gabi at magandang tanghali sa buong Pilipinas, sa buong mundo na napapanood ang ating FYI. At kasama natin ngayong gabi si Attorney Reynaldo Ray Bagatsing. Good evening, partner. Good evening, partner. Yeah. Siguro bigyan muna natin ang kapaliwanagan ang itong ating dinadrive for almost 3 years now na ninanakaw, ibinebenta yung 3-meter setback ng mga estero. Maliwanag, Attorney Ray, yung estero, ito yung dinadaluyan ng tubig para hindi magbaha sa kalunsuran o kahit na sa mga karatig lalawigan. Ngunit, ang mga esterong ito ay lagi nang may kaakibat na 3-meter setback para kung didinisin mo ang tinatawag na estero maluwag. Ay maluwag. Ngayon, kung ibinenta yung 3-meter setback ng estero, ano mangyayari? Sisikip ng sisikip at mawawalan tayo ng water flow. Mm-hmm. Kaya nga meron tayong sinusunod na batas, ito yung water code. Water code. Yan. Uh-huh. Na kinakailangan lahat ng mga estruktura na inilalagay dyan sa mga daluyan ng tubig ay mawala. Mm-hmm. Ang unang-unang tinignan ng gobyerno, alisin ang mga squatters. Okay. Yung mga informal settlers. Mm-hmm. Matapos maalis yung mga squatters, pinalitan naman sila ng mga corporate squatters. Pero bago natin pasukin yung corporate squatters, Attorney Ray Bagatsing, yung mga mamamayan nating mga may hirap, binabaha yan ito mga underpass, no? Yes. Nung para ilalim ng tulay. Ilalim ng tulay. Ngayon, ito ay winawalis ng ating MMDA at ng mga iba't ibang grupo ng pamahalaan para iligtas daw di umano ang kanilang buhay. Alisin sila sa mga danger zones. Uh-huh. Huwag manganib ang kanilang buhay. Huwag silang masalanda ng mga baha. Huwag silang malunod. Uh-huh. Kaya inaalis para lumuwag yang mga river system, yung mga estuaries, yung mga daluyan ng tubig. And at the same time, some of these squatters, binibigyan pa ng ating pamahalaan ng relocation site. Yes. No? Pero, pag sinabi natin professional squatters, ano naman to? Itong mga professional squatters, yung mga nagpapaupa, nagsasamantala, sa mga vacant lots, mga government lots, binabahaya nila yan. Kaya tinatawag sila mga professionals. Mm-hmm. Now, ang sample nito, yung Adriatico Garden na nasa Adriatico Street na ang esterong tinutumbok natin dito, itong Adriatico Garden, tapos estero, tapos yung pader ng Manila Zoo. Yes, yun ang boundary nun. Mm-hmm. Sa right side, ito yung Manila Zoo. Sa left side, ito yung Adriatico Garden. Ito yung Estero de Abad. Uh-huh. Patungo yan ng Rojas Boulevard. Oo. Ang tubig na dumadaloy sa Estero de Abad galing sa Makati. Okay. Galing sa Pasay. Okay. At papunta nga ng Maynila, papunta sa Manila Bay. Kaya, nagkakabaha-baha tayo, lumulubog tayo sa Maynila, lalong-lalong na dito sa Bitok Rus,
tabi nyo, San Marcelino, dahil dyan, barado kasi. Ngayon, ito, hindi naman matatayuan ng gusali o ng condominium kung walang kinalaman ang sangay ng lungsod ng Maynila. Tsaka naitayo ito nung panahon ni Mayor Lim. Nung panahon ni Mayor Lim, nagbigay sila ng mayor's permit para sa EPPI na sister company ng Mega World ni Andrew Tan na gamitin yung 3 meters na easement. Itong si Andrew Tan, ito yung number 3 millionaire ng Pilipinas. Yes, yes, yes. Maraming mga subdivision. Ang mga negosyo nito, subdivision, yes, condominium. Property development. Oo, ngayon, yung Harrison Plaza, composed of 7.6 hectare. Yes, ang ilang portion na ito ay ibinenta dito kay Andrew Tan. Isinama pa yung estero na 3 meter setback. Nagkaroon ng joint venture yung EPPI at saka ang City of Manila para maglagay ng housing units para sa mga city employees ng lungsod ng Maynila. Alam mo ninyo mga kaibigan, yung estero na yan na sinasabi natin na pinapatay, doon sa Estero de Abad, pag dinare-diretso po ninyo yan hanggang doon sa Singalong, doon sa St. Binil, makikita ninyo yung portion ng Taft Avenue, itinakpan itong esterong to. Pinatungan pa rin ito ng building ng Lasal. Yes. Oo, ngayon doon sa Estero de Abad, pagtawid mo sa gilid ng Ninoy Aquino Stadium, ang lumamon pa rin ito ay De La Salle College. Yes. No? Ngayon, dyan sa Chinatown, wala na rin 3 meter setback. Oh, yung sa 168. Oh, yung 168, no? At meron pa eh, yung... Reyna Regente. Oh, Reyna Regente. Yung sinasabi nating Robinson Mall. Yes. Oh, pag-aari ni... Anong pangalan niyan? Ni Congressman, Chong Bian Bian. Oh. Oh, na nandiyan sa Pedro Hill, ano? Ngayon, pag hindi na ito nalilinis, doon natin makikita na kaya nagbabaha. Yes. Oh, ang nasasalanta nito unang-una yung mga sasakyan ng mga yung mga pampasahero o yung mga private cars. Pero ang danger dito is yung buhay ng tao pagka nagkakaroon ng baha, hindi ba? Pero sa tingin mo, bakit nagpapabaya ang lungsod kaakibat ng DPWH? Bakit why they tolerate this anomalous? Dahil sa corruption. Merong corruption dito. Kasi bawal magbigay ng mga building permits sa mga tinatawag nating mga estuaries at riverbanks at mga creeks o estero. Bawal yan. And yet, hindi lang sila nagbibigay ng building permit. Pagka nagkakaroon ng inauguration at blessing, yung project, pumupunta pa doon yung mga mayor, yung mga konsyal. Kasama pa sila sa... Yan. Ayan. Ayan. Ngayon, binigyan to ng due course ng Court of Appeal. Yes. Dahil sa... Petition natin. Petition natin. Ano? At syempre, you are the leading legal counsel for that matter. Ano ang sabi ng Court of Appeal? Kahapon, nagkaroon kami ng hearing sa Court of Appeals presided by Justice Veloso. Yung dinimanda ko yung mga taga City of Manila nung araw, nagbago na eh. Na yung mga public officials, yung mga engineers. Sila Balago, Misiano, Andres, si Mayor Lim. Mayor Lim, natalo na si Mayor Lim. Mm-hmm. Si Erap na ngayon ang mayor. Mm-hmm. Ang city engineer, bago na rin ngayon. Wala na si Andres, si Balago. At sabi ng Court of Appeals, i-drop na ninyo yung mga pangalan na yan at ilagay ninyo yung mga bagong halal, bagong nombra para we will be charging the proper parties. Ayan. At palawakin natin ang usapin ito sa pagbabalik ng FYI for your information. This portion is brought to you by Walter Double Fiber Wheat Bread. 2 all-natural fibers in a bread for a healthier heart. And Walter Weight Control Bread with high fiber. Enjoy a white bread enriched with oat and vegetables, just like having a cup of oatmeal in a bread. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities.
faster, and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot!